At pwede rin pong humabol sa pamimili sa divisorya, pero paalala po ng pulisya, mag-ingat. Dahil maraming modus ang mga magnanakaw. Meron pa nga raw na ang modus, magpanggap na vlogger. Mula sa divisorya sa Maynila, nakatutok live si JP Soriano. JP, paano daw yung modus na yon? Naku, Pia, nakakagulat. Hindi ko rin ini-expect na pati yung pagiging vlogger ay ginagawa na ring modus ng ilan nating mga masasamang loob na gumagawa ng mga nananamantala. No? Pero alam mo, Pia, bago mag 6 PM ngayon, eh, bigla pong dumami yung mga humahabol pa natin mga kapuso at nag-Christmas shopping dito sa mga tiangges at Divisoria. At habang double time po sa pagka-shopping yung ilan nating kababayan, eh, tila double time din yung mga kawatan. Kaya extra ingat daw po dapat. Hindi na siksikan, pero marami pa rin mamimili sa mga tiyangge rito sa Divisoria sa Maynila hanggang nitong hapon ng bisperas ng Pasko. Ang ilan, gaya ni Novelin, subsub daw sa pagkayo ditong mga nakaraang linggo. Kaya ngayon lang naibili ng regalo ang dalawang anak. Halos karamihan yung gamit lang ng dalawang bata, bag, yung sapatos. Kung may mga nagla-last minute shopping sa DV, naghahabol din daw ang mga masasamang loob ayon sa pulisya. Kaya sa mga tiyangge, maririnig ang ganitong paalala. Mag-ingat po tayo sa mga mandurukon. Ingatan din po natin ang ating mga cellphone, bag at wallet. Mag-ingat din po tayo sa mga nagpapanggap na vlogger. Ang vlogger modus na tinutukoy ng pulisya ay insidente raw na nangyari kamakailan. Isang peking vlogger umano ang gumagawa ng content na kunwari siya ay pulubi. May kasabwat pa raw itong kunwaring cameraman na nagbibideo. Ang kakagat daw na tutulong sa peking vlogger na nagpapanggap na pulubi, sasabihang nasa vlog siya at bibigyan ng libreng helmet at sasamahan pang mag-grocery. Pero may masamang balak pala habang nag-grocery ang biktima. Then hiniram yung motor niya, sabi ko kukuhanin lang daw yung price niyang helmet para maibigay na sa kanya. Then pagbigay niya, hindi na siya binalikan. Yung pala, karnaping na siya. Ayon sa pulisya, kung mag-iingat naman daw sa mga ganitong modus, magiging maayos naman ang mga hahabol pang mamimili sa Divisoria. Ang mga dati nang mas murang bilihin sa Divisoria, mas bagsak presyo pa sa ilang tindahan ngayong araw. Ang iba, may mga gimmick at freebies pa para lang makaubos ng paninda. Sasamahan mo rin lang kuwela. Katulad yan, 50 lang, 50, may libreng sandbag. Lahat naman yata mabibili na sa Divisoria, pero ang talagang mabenta raw ngayong araw ayon sa mga vendor ay mga gamit pambata. Gaya ng sapatos na 380 pesos ang pares, mga makukulay na pouch bag na 10 pesos lang. Ang usong-uso ngayon na uri ng pormahan para sa mga bagets na nasa 50 pesos ang isa, mabenta ring pang regalo. Crop top blouse. Oo po, makakulang sa tela po. Kahit pinapayo ng mga otoridad na huwag nang magsama ng maliliit na bata, may ilan pa ring mamimili na bit-bit ang mga chikiting. Pero para mas ligtas at hindi magkawalaan, nakasampa sila sa balikat o kaya'y karga ng kanilang mga tatay. Naku, Pia, alam mo, buti na lang nakisama yung panahon. Ang sarap ng panahon dito, malamig at mahangin. At tabang-tama po sa mga nagla-last minute Christmas shopping. Pero syempre, maya-maya po ay mga 7 or 8 ay magsasara na rin po yung mga vendors para sila naman daw po ay magkaroon ng pagkakataon para masalubong ang Pasko. At yan muna ang latest. Merry Christmas sa iyo, Pia. Merry Christmas din, JP. Pero naku, teka, bago tayo magtapos dito sa report mo, JP, matanong ko lang, nakarami ba ng biktima yung nagpapanggap na vlogger? O Pia, alam mo, buti na lang, no? Nakakaisang biktima pa lang itong vlogger modus na ito. Nangyari ito kamakailan lang, Christmas season na rin. Kaya nga pag nagpunta ka rito, Pia, sa mga tiyangge, maririnig mo talaga yung mga nasa speaker paulit-ulit sinasabi ng mga polis na mag-ingat sa mga mandurukot, mag-ingat din sa mga nagpapanggap na vlogger. Yan nga po ay para hindi na nga maulit yung isa pa lang naman na naire-report sa kanila, Pia. Alright, at JP, sabi mo nga hanggang alas 7 o alas 8 ang pag-shopping dyan ngayon. May konting oras pa, pero bukas ba pwede pang mamili dyan sa Divisoria?
Yes, Pia, bukas naman sila pero hindi daw ganun kaaga, no? So ang mga baka mga 10 or 11 daw sila magbubukas, pero meron din daw Pia na mga ilan-ilan na magse-stay na dito at dito na rin magpapasko, kasi yung marami rin sa mga vendors gusto talagang maubos yung kanilang paninda dahil syempre kailangan talaga dala ng pera at mahirap din ang buhay ngayon, Pia. Alright, JP, Merry Christmas sa'yo at maraming salamat. Si JP Soriano po live mula sa Divisoria.